Panginoon. Sama-sama tayo mag-aral, makinig ng salita ng ating Panginoon at magpuri sa pagsayaw. Amen! Thank you, Lord! At para sa pagbasa ng salita niya, I'll open your Bibles in Isaiah chapter 61 verses 1 to 3. Habang binubuksan niyo po ang inyong mga Bible, kung hindi niyo po napanood yung mga live broadcast natin dito, marami po tayong mga pinag-uusapan dito sa OPM. Punta po kayo dun sa ating Facebook account o YouTube channel, makikita niyo yung mga lessons on the Word of God. Alright, in chapter 61 verses 1 to 3, ito ang mansahin ng Panginoon sa ating gabi. Ngayon, sa ating gabi. Sa ating lahat ngayong gabi, ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasa akin sapagkat ako'y kanyang hinirang. Sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inaapi, upang pagalingin ang mga sugatang puso, upang ipahayag sa mga bihag at sa mga bilanggo na sila'y lalaya. Sinugo niya ako upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ni Yahweh at ang paghihiganti ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway. Sinugo niya ako upang aliwin ang mga nagluluksa. Verse 3, upang pasayahin ang mga tumatangi sa Zion, kaligayahan sa halip na bigyan ng kapighatian, awit ng kagalakan sa halip ng kalungkutan. Matutulad sila sa mga punong itinanim ni Yahweh na ginagawa kung ano ang makatuwiran at maluluwalhati ang Diyos dahil sa kanilang ginawa. Yan ang mensahe ng Panginoon para sa atin. Salamat po kay Mangaral, Magturo o Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Makikinig kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan lang natin ang salita ng Diyos. Thank you, Lord. God bless everyone. Yes. Praise the Lord. Alright. Thank you, Jesus. Amen. Praise the Lord. Okay, pag-uusapan po natin ngayon, ang pang-apat na araw is the Holy Spirit symbol is like an oil. No, siya po ay langis. Alam nyo, pag binasa nyo yan sa Bible, langis 202 times in the King James Version, makikita natin maraming langis, no, na ginamit. No, marami pong gamit ito sa Biblia at normal na ito para sa kultura ng mga Hudyo na marami tayong matututunan. Bakit ang Holy Ghost ay gaya ng or tulad ng langis? Yan ang ating pag-uusapan ngayong gabi. And on the first day, pinag-uusapan natin, He is the breath of life. Second day, the fire of God. The third day, He is the... Ano ba siya? The dove. Nawala tuloy yun. Alright. The dove and pang-apat ay yung ngayon, ay yung oil. Salamat sa Diyos. And, yes. Yan ang ating pag-uusapan. Kanina po, nabinasa natin yung Isaiah chapter 61. Nakakatuwa ito kasi ito may propesya ni Isaiah, no? Pero nung dumating ang ating Panginoong Hesukristo in Luke chapter 4, 16 to 21, sabi rito, pumunta siya sa bayan niya, no? Kung saan siya dun lumaki, sa Nazareth. And ito ginawa niya, gaya ng kanyang kinaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. So itong si Lord, itong Lord natin si Jesus, eh, lagi ito nag-a-attend ng mga services. Normal na po yun sa kanila. Walang absent ito. And yung kanyang pagpunta niya doon, eh talagang merong nangyari. Binigay sa kanya yung aklat ng Propeta Isaiah at binuksan niya nga. Merong reading of the word doon sa synagogue. Yung synagogue para siyang building na kung saan is a place na doon nag-gather yung mga makikinig ng salita ng Diyos. Ito ang sabi niya sa Luke 4 verse 18. Keynote niya, ito binasa niyo, no? Binabasa niya ito. Ang Espiritu ng Panginoon ay suma sa akin, sapagkat hinirang niya ako upang mangaral, ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakita. Isinugo niya ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Pagkatapos siyang basahin, nirolo niya, tapos sinauli niya na yung aklat, sabi rito, nakatitig sa kanya lahat. Tapos biglang sinabi ni Jesus, sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. Wow! Kumbaga parang yung mga tao, alam nila na pag sinabing natupad na, ang magsasabi nun ay yung Mesiyas o yung Kristo. At ang ginawa nun kay Lord, di ba, gusto siyang itulak dun sa bangin. Oh, pero naglakad lang siya sa kanilang kalagitnaan. Kumbaga, ito yung point ng ating Panginoong Hesukristo nung sinabi niya na ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin. At nung meron siyang mga sinabi rito, nagbibigay sa atin ng aral kung ano ba ang trabaho
ng Espiritu Santo sa buhay ni Jesus. Sabi doon, hinirang siya upang ipangaral sa mahirap ang magandang balita. Pangalawa, sabi doon, yung mga bihag ay lalaya, yung mga bulag ay makakakita, palalayain ang mga inaapi, at ipapahayag niya ang pagliligtas ng ating Panginoon. That oil, alam niyo po, in the Bible, when they say oil, yung oil ginagamit lagi yan for anointing or rubbing, pinupunas, minsan ibinubuhos po yan sa ulo ng hari. In the Old Testament, ito pong langis na sinasabi dito in chapter 40 of Exodus verses 9 to 11, inutos to ng Diyos kay Moises. Naalala nyo, in the Old Testament, meron silang tabernakulo eh. Tapos may mga furnitures po yun. Kapag nagbabasa kayo ng Bible, malalaman mo yun in the book of Exodus. Nasabi ni Lord, lahat doon, kunin mo yung langis. Ayan, that oil na pantalaga. At buhusan mo nitong buong tolda at ang lahat ng kagamitan. Para saan? Para maging sagrado. Gayun din ang gawin mo sa lahat ng kagamitan doon upang maging banal. Ito rin ang gawin mo sa altar na sunugan at sa lahat ng kasangkapan upang ganap na maging sagrado. Pahilan mo ng langis ang palanggana at ang mga patungan nito upang maging banal din. Kumbaga, in these verses, pinapakita dito that the oil na ginagamit dun sa Exodus, yung langis na yon na nag-aalimbawa dito, nag-aalintulay sa picture of the Holy Ghost, yun po ay ginagamit para ibuhos, pahiran, yung mga gamit para sinabi na ito ay maging banal, sabi dun, sagrado, inulit-ulit, maging banal. So number one, ang ginagawa po ng Holy Ghost sa ating buhay, He's the oil of God, the anointing. Pinapabanal niya tayo, nililinis niya tayo. The word is consecration. The power of consecration is in the oil. Ibig sabihin ng consecrated or consecration, hinihiwalay tayo. Make us holy, make us dedicated to God. E yung word na consecrated, consecrated, yun yung sacred, sagrado, banal. Paano maging banal? Sa Biblia, merong langis na ginagamit. Even in the temple, lahat po ng gagamitin para sa paglilingkod sa Diyos, binubuhusan ng langis. Kaya alam nyo, pag nagkakaroon kami ng mga house blessing, dedication ng bata, sanggol, ano pa, office blessing, hindi tubig dala namin. Alam nyo kung ano dala ko? Langis. Kasi in the Old Testament, yung langis ay nagsisimbolo sa banal na Espiritu Santo. Lahat po ng mapahira ng langis ay nagiging banal. So ibig sabihin mga kapatid, sa buhay natin ngayon, na sinisimbolo nitong banal na Espiritu Santo, kapag naninirahan na sa iyo ang Espiritu Santo, kapag nanirahan sa iyo itong Holy Ghost, nananatili siya sa iyo, kapatid, ikay ginawa ng banal ng ating Diyos. Pinapabanal ka ng ating Panginoon. At alam mo yun, kapag ikaw ay banal, hindi ito yung panglabas. Na alam mo yun, pag when we heard the banal, set apart, sacred yan. Minsan nilalagay sa salamin yan eh, di ba? Nako, banal yan. Kailangan punasan nyo yan. Huwag nyong gagalawin yan. O yung iba naman, when we heard the word banal, o sacred, o set apart, para bang kailangan, ano yan, nasa malayong lugar, magtago yan sa bundok, hindi yan lumabas. O kailangan, walang makita sa mukha niyan hanggang paa, 'di ba? Yung damit dapat mahaba, puting-puti. Alam mo kapatid, hindi. Ang Biblia itinuturo sa atin na kapag nasa iyo ang langis, ang Espiritu Santo, pinapabanal ka ng Diyos. No wonder why na tinatawag ang mga mananampalataya na saints. Wow! Ano kaya, no? Banggitin lang natin yung mga viewers natin dito. Kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, tawag sa iyo ng Biblia, ng salita ng Diyos, saints. Sina Pablo, tinawag niya yung mga taga-Tesalonica na saints. Mami Beng, di ba? Saint Beng, okay? Saint Novi, oh, Saint Lorna, Saint Santa Mira, di ba? Santa Maria, o oh, Santa Mira, okay? Di ba? Mga para, yun talaga yun eh. Kasi ikaw ay pinapabanal ng Espiritu Santo. Yun ang trabaho niya sa atin. To set us apart. Kaya alam mo ang tawag sa atin. Sa Bible, in 1 Peter chapter 2 verse 9. Pakinggan mo ito maigi para mabuksan yung isipan mo na ang pagiging banal eh hindi dahil magtatago ka, mag-aaral ka ng ganito, hindi ka lalabas. Hindi. In 1 Peter 2:9, ito ang tawag sa atin.
Ngunit kayo'y isang lahing pinili. Sabi mo sa mga kasama mo, pinili ako ng Lord. Pinili ako ng Lord. Sabi mo, pangalawa, mga maharlikang pare. Wow! Royal priesthood! Ikaw yun, ako yun. Lahat ng nananampalataya kay Jesus. Isang bansang hinirang, a chosen nation, bayang pag-aari ng Diyos. Pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Napakaganda nito kapatid. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kahangahangang kaliwanagan. Can you imagine yung word ni Lord sa atin? Totoo ito. Pinili tayong lahi. Diba? Kung ikaw ay nakikinig ngayon at inilagay mo na yung pananampalataya mo kay Lord, kay Jesus, tinanggap mo siya sa buhay mo, kapatid. Banal ka dahil sa Espiritu Santo ay banal na nasa iyo at araw-araw kanyang pinapabanal. Merong ibang pagkatawag ang Diyos sa atin. Hindi tayo dapat maging tulad ng mundo na ito. Ito yung nagiging problema sa mga mananampalataya. Dahil nasa kanila ang Espiritu Santo, ang problema, nabubuhay pa rin sila sa sistema ng mundong ito. Mali kapatid. Ang sistema, ang kaharianan ng Diyos, ang ating sistema. At doon tayo dapat mabuhay. Yan ang sabi niya sa Romans 12 verse 2, di ba? Sabi niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan niyo ang kanyang kalooban. Sinasabi ng kanyang salita na, huwag daw tayong makiayon sa takbo. Bakit? Ng mundong ito. Kasi hindi naman tayo na taga dito eh. Hindi na tayo taga-mundo, tayo na'y taga-langit. Dati nasa dilim tayo, ngayon, nasa liwanag na tayo. Dati tayo alipin ng kasalanan, ngayon pinalaya ka na ng Panginoon sa pagiging alipin. Ngayon, you are set apart for the work of God. Sabi niya, sa gayon, magagawa niyo kung ano yung mabuti, kalugod-lugod, ganap na kalooban ng Diyos. Our lives, our actions, our words should be different. Bakit? Eh kasi nasa atin na ang banal na Espiritu Santo eh. And alam niyo, magiging resulta niyan sa ating buhay. Magiging iba tayo, magliliwanag tayo sa sanlibutan na ito. Ang Espiritu Santo is the enablement, the anointing of grace, is the power of God to live a life that is holy and pleasing to God. Kaya nga ang tawag sa kanya, Holy Spirit. Ngayon kapag nasa iyo na ang banal na Espiritu Santo, magugulat ka kasi binibigyan kanya ng kapangyarihan na mag-say no sa mga gawang mali na ginagawa mo naman dati. And you are now saying yes to godliness. You're saying yes to holiness, to righteousness, and to the words of God. Kapatid, hindi yun sa sarili mong gawa. Yun ay sa kapangyarihan ng Holy Ghost. Amen. This is Holy Spirit of God na binagawa niya tayong banal. Kapag pinahirang ka ng langis, nasa iyo na ang Espiritu Santo. Kapatid, pinapabanal ka ng Diyos. No wonder why na yung pagbabago tunay sa mga tunay na tumanggap kay Kristo. Alam mo yun, kung tunay kang tumanggap kay Jesus at napansin mo, yes, hindi pa tayo perfect. Marami pang babaguhin. Pero nakikita mo, marami na rin nagbago sa iyo, mag-type ka lang ng email. Amen. Yan ay sa tulong ng Holy Spirit. Yan ay sa tulong ng langis ng Diyos. Yan ang Espiritu Santo. Consecration. He set us apart. He made us holy. In Joshua chapter 3 verse 5, kilala niyo si Joshua, di ba? Nung sila ay lalaban, tatawid sila ng Jordan River, anong sinabi ni Joshua sa mga tao? Sabi niya sa verse 5, linisin niyo ang inyong mga sarili. Consecrate yourselves. Purify yourselves. Cleanse yourself. Linisin ninyo ang inyong mga sarili. Make a decision in your life na aalisin ko to sa buhay ko sa tulong ng Espiritu ng Diyos. Sabi niya, bakit daw? Bukas, masasaksihan nyo ang mga himala na gagawin ni Yahweh. Kaya alam nyo kapatid, when we have the Holy Spirit in us, it enables us to activate the power of God, to win the battles, to have victories in our life. Yes. Yan ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya tayo nagtatagumpay sa mga laban. It is not by our own strength, our might, by our power, but by the power of the Holy Ghost, we can have victory. Consecration. Pag pinahirang ka na ng langis, kapatid, hindi ka na taga-mundo. Tagalangit ka na.
Kaya kapag yung kasama mo sa bahay ay nag-aasal na naman, nagaya ng mundo, alam mo yun, namumuhay na naman ayon sa pamumuhay ng mundo, paalala mo lang, sabihin mo sa kanya, kapatid, tagalangit ka na. Ayan, sabihin mo ulit, tagalangit ka na eh. Diba? Nasa atin na ang Espiritu. Banal ang Espiritu na nasa iyo. In Mark chapter 6 verse 13, nung sinugo ng ating Panginoong Hesukristo yung kanyang mga apostol, sabi dito sa verse 13, pinalayas nila ang mga demonyo mula sa mga sinasapian ng mga ito. Ano ginawa nila? Pinahira nila ng langis ang maraming may sakit. Remember that oil? At pinagaling ang mga ito. Wow! Meron silang dalang langis. Pero sila'y sinugo ng ating Panginoon Hesukristo. Pero hindi sila sinugo ng walang dalang langis. Nung sinugo sila ni Jesus, meron silang langis. At sabi doon, nung sa langis na yon, doon sila nagpapalayas ng mga demonyo. Dahil may dala-dala silang langis at sinugo sila sa pangalan ni Jesus, pinahira nila ng langis yung may mga sakit. At ang mga may sakit ay pinagaling sa kanilang mga karamdaman. This is the number two point of the Holy Ghost. It's like an oil. The oil is a soothing balm of healing. He is a soothing balm of healing. Alam mo yon, di ba, sa mga young at heart natin, batiin lang natin yung ating mga young at heart. Congratulations sa inyong successful cell group. Alam mo itong mga young at heart na ito, lagi na may mga, ano yan eh, balm kit yan eh, di ba? Ano ba mga balm kit nyo? Pantahid sa likod, sa noo, di ba? Kung saan-saan mga kasukasuhan. Di ba? Maraming yung iba, di ba? Ganun na rin. May mga nararamdaman, may pampahid. Alam nyo kapatid, yung Espiritu Santo, siya ay parang pampahid para sa kagalingan. At kapag pinahirang ka ng langis ng Espiritu Santo, pag nasa iyo na, magkakaroon ng kagalingan. He is involved in the healing of a person. He is involved in the deliverance of those who are possessed by the evil spirit. Kapatid, in the time of Jesus, hindi pa sila naboborn again, hindi pa namamatay si Jesus at muling nabuhay, pinadala sila ni Jesus. Remember this, tingnan mo yung kanyang process. Pinadala sila, sinugo, tapos may dala silang langis at nagpapalay sila ng mga demonyo. Nagpapagaling sila ng mga may sakit. Sa kapangyarihan lang na ano, pangalan ni Jesus at sa langis na kanilang daladala. Literal yun. Pero sa ating buhay, simula nung mamatay si Jesus sa krus, ibinuhos ang kanyang dugo para sa ating mga kasalanan, nalinis na tayo. Nasa atin na ang langis na Espiritu Santo. Kapatid, kapag nanalangin ka sa pangalan ni Jesus, yun ay panalangin mula sa iyong puso na naroon ng Espiritu Santo. Kapag narinig yun ang masasamang Espiritu, tatakbo na sila, mag-iimpake na sila, lalayas na sila sa iyo. Alam niyo kapatid, sa kung sino mang ipinapanalangin mo, sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, dahil nasa iyong langis ng Diyos, ang Espiritu Santo, may kagalingan magaganap. Merong kagalingan na magaganap. Yan ang mangyayari kapag nasa atin itong langis na ito. In their time, literal. But in our time ngayon, kapatid, it is the Holy Spirit. It's just a symbol. In Santiago chapter 5, verse 14 to 15, sabi rito, may sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag nyo matatandang pinuno sa iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis. Saan? Sa pangalan ng Panginoon. Sa pangalan ng Panginoon. Ano nangyari? Verse 15, pagagalingin siya ng Diyos, amen, ang taong may sakit, sa pamamagitan ng panalangin may pananampalataya. The Holy Spirit is a soothing balm of healing. The Holy Ghost is an oil. Itong sabi sa Psalm 23 verse 5, pinaganda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nito mga kalabang ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos. Alam niyo yon, in Psalm 23, sinasabi rito that the Lord is our shepherd and we shall not want. Tayo yung kanyang mga tupa. Yung mga tupa po, mga kapatid, pinupulgas yan. Para mawala yung pulgas nila at hindi na makakapit dun sa mga tupa na nangangayayata dahil ang dami ng pulgas, nilubuhusan ng langis yan, lalo na sa ulo. Ayan, para kapag datalon uli yung pulgas sa kanya, hindi na makakapit, madudulas na. So physically, yung pulgas, eh hindi na panira pa, hindi na makakapahamak dun sa tupa. Kasi meron ng langis.
ngayon dahil nasa atin ang Espiritu Santo. There is no weapon formed against us will ever prosper. No sickness, no disease, for the Holy Spirit, the Holy Ghost is in us. Kaya nga, greater is He who is in me than he that is in the world. Kaya kapatid, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo nasa atin. Amen. Yung langis na nagpapagaling. Yung langis na nagbibigay ng kalusugan, kalakasan, nasa atin. In Exodus chapter 27, para sa panghuli, 20 to 21, pagdalhin mo ang mga Israelita ng pinakamainam na langis, langis na naman, langis ng olibo para sa mga ilaw upang ito'y manatiling nagniningas. In the Old Testament, remember this, in the tabernacle, alam mo, maganda po na mabasa niyo yan kasi napakaraming chapters, 50 chapters inalaw ni Lord para basahin natin yung tabernacle. Bakit napakaraming isinulat patungkol sa tabernacle? Kasi yan ay nagre-represent ng anak ng Diyos, Jesucristo. And babasahin niyo yung maraming revelation. Meron po doon isang furniture na ang tawag sa kanya ay ilawan. No, the lampstand, na siya ay isang ilawan pero may pitong kandila, may pitong ilaw. At yung nagbibigay sa kanya ng ilaw, o yung gas ng ilaw niya, ay yung langis ng olibo. Ang mensahe dito ng Panginoon, sabi niya, verse 21, yung ilawan na yun, aalagaan ito ni Aaron at ng kanyang mga anak sa toldang tipanan. Ito'y ilalagay sa labas ng tabing sa tapat ng kaban ng tipan. Sabi ni God, hindi nila ito pababayaang mamatay mula hapon hanggang umaga at habang panahon gagawin ito ng mga Israelita at ng kanilang buong lahi. Doon sa tabernakulo na merong furniture na ilawan, ang sabi ni Lord, hindi yan dapat mawalan ng langis. Kailangan lagi yan may ilaw. Amen. Bakit? Sa presensya ng Diyos, dapat lagi may ilaw. Mararanasan mo yung liwanag sa presensya ng Diyos. And in their time, pagpupunta sila doon, yung lampstand na yon, yun ang nagbibigay sa kanila ng liwanag. Wala pong ibang ilaw doon kundi yun lang. Kaya ang trabaho ng liwanag na yun, maglight ng kanilang daraanan, at the same time, hindi yung magliliwanag kapag walang langis. Ngayon sa buhay natin ganito, ang trabaho ng Holy Ghost sa buhay natin is to illuminate the teachings of God. Kasi every time na haharap yung piniling pare, yung saserdote, doon sa ilawan na yun, may breastplate yung saserdote, tapos meron yung 12 stones na nakasulat yung mga 12 tribes of Israel, kikinang yun. Magre-reflect. Ay, kung ano yung magre-reflect, yun yung message ni Lord para sa kanila. Lalabas yung saserdote, sasabihin niya, ito yung message ni Lord. Sa panahon natin ngayon, meron ng message si Lord. Ano yung message ni Lord? Yung Bible. Pag binabasa natin yan, marami sa atin, hindi natin nauunawaan. Tama po ba? Kapag binabasa mo yan, para ba, ano ba, inaantok ako, tabang naman ito. Ano ba ito? Bakit may ganito? Si Zebulun, ay anak ni ganito, ay anak ni ganyan. Minsan, hindi natin nauunawaan. Well, totoo yun, kapatid. Kasi madilim. Kailangan natin ng liwanag. At para magliwanag, kailangan ng langis. Ang palangis na tinutukoy natin dito ay ang Espiritu Santo. Hindi mo mauunawaan ang salita ng Diyos, ang Biblia, sa sarili mo lang pangunawa. Kailangan mo ng langis ng Espiritu Santo for us to understand the Word of God, a deeper, deeper meaning. We have great insight, we have fresh revelation. Nagliliwanag siya sa liwanag na dala ng Diyos sa apoy, ay sa langis ng Espiritu Santo. Kaya gusto mo bang maintindihan yung mensahe ng Diyos sa buhay? Minsan parang ang gulo na ng buhay natin. Hindi ko alam kung ano yung direksyon kong pupuntahan, ano yung decision na gagawin ko. Dumanas ako ng matinding heartbreak, talaga nasaktan ako, na bumagsak yung business ko, nawalan ako ng work. Ano ba yung gagawin ko sa buhay ko? Para bang napakadilim? Kapatid, kapag nagbasa ka ng Bible, sa tulong ng Espiritu Santo, na langis, na magbibigay ng liwanag sa mensahe ng Diyos sa buhay mo, sa plano ng Diyos sa buhay mo, sa layunin, sa panukala ng Diyos sa buhay mo, mauunawaan mo ngayon ang mga bagay patungkol sa Diyos. Hindi natin ito mauunawaan sa ating sarili. At ito pa maganda, ngayon napakarami ng kaguluhan, may mga pandaraya ang kaaway,
may kaaway si Kristo. Alam niyo po ba yon? In 1 John chapter 2, verses 19 to 21, mga anak, ito na ang huling panahon. Alam mo, sumusulat sila rito, sabi nila, ito na ang huling panahon. Tulad ng inyong narinig, darating ang kaaway ni Kristo. Ngayon ngay, marami nang lumilitaw ng mga kaaway ni Kristo. Kaya't alam natin na malapit na ang wakas. Marami na bang antikristo? Simple lang yun. Pag hindi ka para kay Kristo Jesus, hindi ka para sa Kanya, hindi ka nananampalataya sa Kanya, you are against Him. You are anti-Christ. Very simple, walang gitna. If you are not for Christ, you are anti-Christ. Na sinasabi niya, marami nang lumitaw na kaaway ni Kristo. Kahit sila nga ay dati nating kasamahan. O, kita mo yun? Baka ito ay kilala pa natin na sinasabi nila, naniniwala ako kay Jesus. Ang mga taong yun ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila ay tunay nating kasama, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis na sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. In verse 20, ngunit ipinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo. At dahil dito, alam na ninyo ang buong katotohanan. Kapag nasa iyo ang langis ng Diyos, ang Espiritu Santo, hindi ka kailanman madadaya. Malalaman mo Espiritu nito, hindi yata ayaw kay Jesus to. Parang tinatayo nito, sarili niyang kaharian eh. Kasi ang pangalan niya itinataas, tsaka sa mga preaching niya, bihira akong marinig yung pangalan ni Jesus. Tapos pinupunto niya na siya yung Jesus ngayon, kapatid. Sabi diyan, kapag hindi ka para kay Kristo, ikaw ay antikristo, kaaway ni Kristo. And alam nyo, kapag alam natin yung katotohanan, nasa atin ang Espiritu Santo, hindi tayo madadaya. Kasi alam nyo, sa mga huling panahon, ito na yung huling panahon, maraming madadaya. Lalo na pag nagtataka na. Hindi naman 666 yung tatatak eh. Alam naman ng mga tao na yung 666 number yan ng kaaway eh. Diba? Merong hold, bakit ganyan? Pero ang sabi ng Biblia, ilalagay yan sa kanang kamay at sa noo. Isn't that true? Baka yan yung chip na hinihintay ng marami. Yan yung chip na pinaplanuhan ng kaaway para itanim sa ating noo, dito sa ating kamay. Kapatid, huwag kang magpatatak. Huwag kang magpatatak. Alam mo ng katotohanan, Espiritu Santo sinasabi sa iyo na huwag kang mapadaya. Hindi ka madadaya kasi nasa iyo na ang katotohanan. Amen. At ito ang ating panalangin sa bawat isa. In Ephesians 1:18-20, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman nyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo. May pag-asa. Amen. Kung gaano kasagana ang pagpapala ang inilaan niya para sa kanyang mga banal. May blessing pagdating sa langit. Everlasting blessings of God. Verse 19, at kung gaano ang hindi masukat niyang kapangyarihan na kumikilo sa atin. Sabi niya, may kapangyarihan na kumikilo sa atin sa mga nananalig sa kanya. Ang dakilang kapangyarihan din iyon ang muling bumuhay kay Kristo. Alam niyo na kung sino ang muling bumuhay kay Kristo. Yan ang Holy Ghost, yan ang Spirit na sabi niya naninirahan niyan sa atin. At yan ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos ngayon sa atin at nag-upo sa kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Kaya kapatid, kailangan natin ang langis ng Espiritu Santo. You need to be set apart from this world. Kung hindi mo pa natatanggap ang Holy Ghost sa buhay mo, isuko mo yung sarili mo sa Panginoon. At magkakaroon ng magagandang pagbabago sa iyong buhay. Magkakaroon ka rin ng kagalingan na dulot ng Espiritu Santo. Itong healing na to hindi lang daw basta physical. Some of us, we need emotional and mental healing. We are depressed, emotionally broken down. Alam mo yun, stress tayo, hindi tayo makatulog. Ang Espiritu Santo magbibigay niya sa iyo. At panghuli, bibigyan niya ng liwanag ang mga mensahe ng Diyos. Maiintindihan mo na yung Biblia. Maiintindihan mo na yung mga plano ng Diyos sa buhay mo. Hindi mo na kailangan hulaan na napakalinaw. Bakit? May liwanag. At yung liwanag na yun ay dahil sa langis ng banal na Espiritu Santo. Kailangan natin ang Espiritu Santo. Tanggapin natin siya ngayong gabi. Galing sa puso natin, let's close our eyes and just bow our heads. Manalangin po tayong lahat. Panginoon, maraming salamat dahil ang Espiritu ay Espiritu ng katotohanan. Salamat po dahil hindi kami madadaya ng mga maling katuruan.
sapagkat ang Espiritu Santo ay magtuturo sa amin kung ano ang tama, kung ano ang mali. Panginoon, ngayong gabi, dalangin po namin sa mga taong nanonood, nakikinig. Meron kang mga pinili dito. Sabi mo, Lord, pinili mo sila, hinirang mo sila. Dalangin ko na mabuksan na yung kanilang puso ngayon, na nilimliman mo na sila at hinanda mo na lang yung kanilang puso na tanggapin ang liwanag ng sanlibutan. Si Yeso Cristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Samahan mo ko, kapatid, sa panalangin na ito galing sa puso natin. Bigkasin ang ating bibig at tanggapin natin ang Espiritu ng Diyos. Hayaan natin ang langis na ito magpagaling sa ating mga nararamdamang sakit. Magpagaling sa ating mga mental at emosyonal na sakit at maging sa ating mga pisikal na karamdaman. At higit sa lahat ang spiritual, linisin tayo sa banal na dugo ng ating Panginoon. Manalangin tayo, sabayan mo ako kapatid, sabihin mo, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako. Kailangan kita sa aking buhay. Makasalanan po ako. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Binubuksan ko ngayon ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko po ang Espiritu Santo. Pinapagaling mo ang aking buhay. Pinapagaling mo ang aking katawan. Tinatanggap ko po ang kalakasan, pagpapatawad, buhay na walang hanggan sa langit kasama ka. Buksan mo po ang aking puso na maliwanagan sa pag-asa at sa mga hinanda mong pagpapala. Tulungan mo po akong makaunawa. Bigyan mo po ako ng karunungan, kaalaman at pangunawa upang malaman ko ang mga plano mo sa aking buhay. Salamat po dahil pinalaya mo na ako sa kasalanan at tinutulungan ako ng iyong Espiritu Santo na mabuhay ng banal at kalugod-lugod sa iyong harapan. Salamat po. Tinatanggap ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you Lord. Palakpakan natin ang Diyos. Kapatid, kung sumabay ka sa panalangin na iyon, naniniwala ko, ang sabi ng salita ng Diyos, If you come to God and confess your sins, He is faithful to forgive us. Pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Nilinis ka na ng kanyang banal na dugo. Nasa iyo na ang langis ng Diyos. Nasa iyong katawan naninirahan na ang Espiritu Santo. Magugulat ka sa mga pagbabago. Meron kang maririnig na boses, minsan malakas, minsan mahina, pero naglalaban na every time naggagawa ka ng mali. At binigyan ka, Lord, ng kapangyarihan ngayon ang Espiritu niya to say no to ungodliness and say yes to holiness. Say no to wicked things and say yes to righteousness. Yan ang Espiritu ng Diyos na naninirahan sa iyo ngayon. I believe you got born again and gusto ni Lord ngayon magpatuloy ka sa relasyon mo sa Kanya. Gusto ni Lord na makilala mo pa siya. Paano yun? Kailangan mo ng gatas para kang sanggol na ipinanganak muli. Gatas spiritual. Patuloy kang makinig ng salita ng Diyos. We challenge you personally and even right now in Monday to Friday 7 p.m. join us. Magugulat ka sa patuloy.